What is good, mga champion, and welcome back to another video. For today's video, guys, I'll share with you how you can learn forex trading as quickly as possible. But before that, a big shout out to all my TFP VIP champion students all over the globe, subscribers and followers. And also, a quick thanks sa lahat ng mga random people, those people na nag-message sa akin privately showing their appreciation. Ganun din sa mga nag-share ng contents ko, nagla-like, nagre-react, at mga nagko-comments. Maraming salamat po. Alright? So, before I dive into our lesson for today, okay, I will just ask you a simple question sa lahat kayo, sa lahat ng mga nanonood. Alright? Are you guys still struggling, no? Provided napakarami ng resources ngayon, like sa YouTube, Google, kung ano mga articles, di ba? I believe most of you, okay, I think 80%, ang dami niyong channels na pinapanood, ang dami niyong contents na pinapanood for you to absorb all that information, di ba? Yet, okay, kapag kayo na nagtitrade, you're still struggling, okay? Even though, ang dami niyo ng information na nakukuha, alright? Some of you guys na 1 month pa lang, nandun na agad sa advance, okay? That leads to my number one lesson, why you are still struggling and how you can learn forex trading as quickly as possible. Ano yun? So, number one is, you should master first the basics, okay? Take it from me, guys. I believe you must build a good basic foundation pagdating sa forex trading. Sabi ko nga, if you know well your basics, okay, you are already 50% better than anyone else, okay? Lalo na yung mga aspiring traders, beginners, or even intermediate, okay? Marami yung kilala na they call themselves intermediate traders, 1 year, 2 years na nag-trade, pero they are poor in understanding basics. Some of them, hindi marunong mag-interpret ng candlestick. They don't know what is a closing price and opening price. So as simple as that, if hindi nyo pa rin alam yan, pero ang tagal nyo nag-trade, then there's something wrong. You didn't get a hold of mastering the basics. Okay? So I have one example for you guys. Hindi ko siya sudyante, but nevertheless, I just want to appreciate this guy, no? So si Mr. Raynant, okay? A big shout out to you, Mr. Raynant. So, I would just like to share with you guys yung aming conversation. It's a simple conversation. So, see, as basic as it is na mga sineshare ko ngayon sa YouTube ko, using just TFP wire system. Guys, hindi ko siya sudyante, hindi siya VIP student. But nevertheless, see, good morning, coach. Maagang nakatipis sa gold. So, he's just using my basic approach, okay, sa pagtitrade. Thank you talaga sa TFP system, okay? Ibig sabihin yan, as basic as it is, he's already making money. Yun yung sinasabi ko na, if you know your basics, okay, you can also make money, di ba? So I'm not teaching basics for no reason. Okay? Marami nagko-comments, some of them are mean comments na, basics lang tinuturo mo, this and that. But see, that is my bread and butter. How I understand things. Noong nagsisimula ako, until alam ko na yung sarili kong system, which is yung TFP Champion system, which made me, okay, kung ano man yung alam ko ngayon, and also, yun din yung mga sinishare ko sa mga VIP students. So again, this guy, okay, is just using a basic approach na natutunan niya from my contents. So, sabi niya, sinabayan ko ng live account ang pag-entry kahit maliit lang, happy ako. So, imagine niyo guys, nakatipid din sa live account gamit ang TFP system. So, that's the reason I have the passion magturo sa lahat. Bakit? Okay, lalo na yung magsimula, bakit? See, iba yung impact sa akin whenever someone appreciate yung mga tinuturo ko. Iba yun, more than anything. So, kung makikita nyo guys, sinabayan niya yung live account using just the basic system na tinuturo ko. So, again, maraming nakikriticize na I'm just teaching basics. But, come to think of it, saan ang galing yung mga advanced na alam ko? It was extracted from the basic knowledge that I know. I mastered the basics, I built that foundation of having a good knowledge from that basics. Okay? So, if you know well your basics, you're already halfway your trading journey or goal. Okay? So, makita nyo guys, just a quick, no? So, again, nagsishare siya ng kanyang trade, and I think he's aiming for a funded account. So, makita nyo, he's on a 90% winning rate. So, imagine nyo guys, using just basics. Ganyan ka-powerful yung understanding yung basics. Kaya, lagi kong ina-emphasize, build your trading career
using, okay, starting off from the basics. Kasi yung iba, masyado kayong tumatalon sa advance. Nagpupumilit kayo, sir, advance naman, okay? If you want advanced stuff, then you might want to check out my TFP VIP Champion Mentorship Program. So kaya, I'm feeding you ng basics and you can really earn money from this TFP Warrior System. Alright? So that's my first point. Master basics, build a good foundation from the basics. Don't ignore basics, okay? So, bago kayo makatakbo, kailangan nyo muna maglakad. Alright? So, next. Second point is, ito, medyo controversial to. Practice more, know less. Bakit kaya ganun? Okay? So, aware naman ako na we really cannot learn everything. Even ako, hindi ko alam lahat. Napakadaming strategies, napakadaming pwede mong i-check sa forex trading. But nevertheless, alongside with that statement na practice more, know less is absorb what's only significant. Absorb what's only significant and important. Okay? So, ibig sabihin yan, hindi porket may certain topic na ganun, ay aaralin mo na lahat-lahat yun. So, again, for me, on my side, I learned the hard way. Na-try ko na everything using indicators, this and that. But, nevertheless, it come to a point na hindi ko naman pala talaga kailangan malaman lahat. I only have to stick to a certain strategy, okay, na naiintindihan ko, na naiintindihan ko, at the same time, I can apply it and improve it, okay, para ano, magkaroon ako ng consistency. Bakit? Consistency comes from doing the same thing all over again, okay? It cannot be consistent if naghahanap ka lagi ng ano, ng paiba-iba ka ng strategy. Ngayon, ganito. Bukas, ganito na naman. So, you can binge-watch every YouTube channel na nakasubscribe kayo, but nevertheless, hindi kayo matututo ng kakanood lang, di ba? So, kaya nga sabi ko, practice more. Natuto ako kasi lagi ako nag-charting, okay? Pag nag-backtest ako and nagla-live trade ako, may mga errors and that gives me the learning that I need. Bakit? Through failures, okay? Hindi ko sinabi na magpasunog kayo ng kalahating milyon o maraming pera, no. As little as $100 as an initial investment, sabi ko, pwede na kayo magsimula, di ba? So, maraming brokers na nag-offer na. But nevertheless, okay, you may want to check XM as well, alright? So, again, it is not about learning everything. Sometimes, those small details na kailangan pala, dito lang ako sa area na to, okay? Hindi kayo superman na ma-absorb nyo lahat yan in one shot, okay? So, my idea is, it is better to practice more on a certain strategy rather than finding endlessly yung alin. Yung hinahanap yung holy grail strategy, which is no loss. Walang ganun, guys. Okay? Alam ko April ngayon, pero huwag kayong maniwala dun sa mga 100% winning rate. Okay? So, baka napaprank lang kayo or simply April Fool's Day kayo nun. Okay? So, tandaan nyo, guys. There's no such thing as perfect system. Walang 100%. Okay? And I always emphasize that we only deal with probabilities and possibilities. So that is why we always practice as well risk management. Okay? There's always risk in everything that we do. Okay? So ang importante dito is practice more. Mag-chart kayo, mag-chart. That is how you learn. Do it now. Hindi pwedeng, sir, hintayin ko muna maging ready ako or kailangan matutunan ko muna to this and that bago ako mag-live or bago ako mag-try ng demo. Again, nothing wrong with that, but the point here is you're just wasting time. Okay, the better strategy to learn now quickly is do it now. Di ba? Yun lang yun. Start now. Okay, huwag mo nang hintayin maging ready ka. There's no such thing as ready. Okay, the best time was yesterday. Okay, the best time, tapos na. Kaya dapat, sinimulan mo na ngayon. Okay, so yung kakaintay mo na, next time na lang, busy ako, this and that. Again, we all have priorities, pero syempre, that boils down to my third point, which is dedicate yourself and make a timeline of your trading learning. So, ibig sabihin yan, you must have a good time management. Okay, hindi excuse kung may trabaho ngayon, may negosyo ka, meron kang commitment sa pamilya mo, sa anak mo, or sa partner mo. Again, it's all about time management. We all have the same 24 hours, di ba? So, marami akong na-encounter na ng mga tao na
Ah, wala akong oras eh. Busy ako ngayon. Siguro next time na lang, he said that. And then, okay, nung nagkaroon ng pandemic, ngayon, lumapit sila sa akin. Ah, turuan mo naman ako niyan. Paano ba yan? Kasi wala na akong, wala na akong work. At hindi ko na alam paano kikita. Kailangan ko ng bagong extra side hustles. Again, it's already too late. Okay, bakit? Okay, nangyari na nawalan ka ng work. So ngayon, kakapaka-paka, di ba? So again, ayoko naman mangyari sa lahat yun. Kaya habang maaga pa guys, there's no such thing as na, no? Ready. So use your time well, manage it well, to a point na may sinisingit kayong part ng oras nyo na, no? Nakapag-aaral kayo, di ba? So again, kailangan nyo lang ma-absorb, sabi ko nga, in relation to point number 2, is observe only what is important. Okay, paano malalaman yun? That's the time na kailangan mo na ng guidance. Bakit? Hindi enough self-study. Okay, you may self-study, di ba? Throughout your life, pero that would take a lot of time. It would take years. Okay, and there are questions na hindi mo masasagot ng sarili mo lang. Okay, so ang point dito is, get a reliable source, or at the same time, get someone who can guide you. Okay, hindi man ako ha guys, hindi ko sinasabing ako. Ang point ko dito is, maraming resources. You can get some tips sa akin, pero mag-enroll kayo sa iba. Okay, I'm not forcing anyone. It's just that my point here is, sometimes kailangan mo ng ano. Okay, if you want to shorten your learning curve, kailangan mo ng guidance. Okay, dun ka na sa subok na, at the same time, nag-provide na ng results. So, again, that point is simply related sa isa't isa. So again, that is just 3 points para matuto ka ng mabilis. Okay? Just a recap, masterin mo muna yung basics. Huwag ka muna ma-distract sa mga advanced na nag-aaral ka na agad nito na hindi mo pa na-master yung basics. Para kang tumatalon sa cliff na wala kang harness o anuman, safety harness. Okay? So para kang nagsuicide. Kaya ang nangyari, dun sa mga kilala ko na alam kong 2 years, 3 years na nagtitrade, pero wala pa rin results. Bakit? Okay? Kasi masyado kayong na-overwhelm sa information na pinoprovide publicly ng mga ibang YouTube channels. Na hype kayo, na this and that, na akala nyo may secret recipe. No! Okay? Kaya ako ngayon is nagiging confident on my trades is because I have a good foundation sa basics. Okay? So, again, on the second, practice kayo. Okay? Practice more, no less. Okay? Yun yung sagot. Hindi nyo kailangan malaman lahat. Hindi nyo kailangan aralin lahat. Alright? So, guys, I'm already giving you tips. Yung talagang realistic. Okay? So, in order for you to learn quickly, kahit saan man, hindi man to forex trading o kahit saan man, di ba? It simply boils down to, knowing your priorities and of course, may singit to sa mga bagay na ginagawa nyo on a day-to-day activity. Okay? No one learns nang mabilis nang hindi dumadaan sa mga points na to. Okay? So, sabi ko nga, di ba? Master your basics. Practice more, no less. Observe only what's significant. And third, use time management well. Okay? Manage your time well at the same time. Dedicate. Okay? Parang sports lang yan. Kung gusto mo maging champion, di ba? Kaya nga TFP champion. I dedicated myself to know kailangan ko lang malaman. Okay? So, I just learned the hard way, but nevertheless, iba-iba tayo ng routes, iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng financial status, or kung anumang katayuan lang sa buhay. Pero, there's no excuse para hindi mo matutunan to, guys. Trading knows no gender, okay? Trading knows no age, okay? Trading knows only how it will help you make money or lose money. Alright? So again, sana may natutunan kayo. This is just a short video, pero I hope it helps you motivate para mas magpursige pa. Alright? So that will be it for today. Again, thank you so much sa inyong lahat and see you all on the next technical tutorial videos. Alright? So, God bless and bye-bye. So, I just want to inform and announce that our TFE VIP Champion Student private Discord community is already up. And yeah, here we have several channels wherein we share our technical trading ideas among each other. And of course, we also have our weekly trade ideas para sa ating mga weekly forecast para sa mga currency pairs and some announcement section. And of course, since tayo ay global, of course, we have other students as well
na galing sa mga ibang bansa overseas. So, be here, we introduce ourselves and introduce kung saan tayo galing, sa bansa tayo ngayon, OFW man o hindi. But nevertheless, this is a healthy community para mag-share ng mga trading ideas para sa inyo guys. And hopefully, I will be putting up a server publicly para sa mga baguhan naman and those mga followers and subscribers natin, alright? So, yeah, this is just a minor announcement and hopefully, guys, you can join us and make this community grow, lalo na sa ating mga estudyante nag-aaral, alright guys? So, mga baguhan pa lang, but nevertheless, everyone here wants to learn, wants to make profit from the market, but as much as possible, we're all equal in the eyes of the market. Alright guys, so that would be it. So yun lang, and thank you very much. Alright, bye-bye.